ito yung mga gamot na nireseta sa akin tong araw na to. Kumbaga ito, Perus, Perus for iron and folic acid kasi mababa ang hemoglobin ko. Kailangan ko ng dugo. At the same time, high blood ako. Mataas ang presyon ko. Kumbaga, at ito yung gamot ko sa hypertension. Nakalagay dito, ito yung panggabi ko. Ito, at ito naman ang pang-umaga ko. I think it's the same lang, pero iba sa gabi, iba sa umaga. Tapos, ito yung isang umaga, isa sa gabi. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Kumbaga, 3 times a day siya. 21 days. Norethisterone. Ito yata yung para sa pagdurugo. Search ko na lang. Hindi ko na kasi matanda eh. Yan siya guys. Tapos ito yung sa ano ko, yung sa pababa ng hemoglobin ko. Kailangan ko siyang inumin ng 30 days. Ah, 90 days yata. 3 months. 3 months kasi oh, 30 tablet eh. So, 3 months ko siyang iinumin. Yan siya guys. Yan yung pinaka ano ng aking gamot ngayon. Alam nyo guys, 23B itong gamot na ito. Nagbayad pa ang amo ko ng 5B sa pagpasok mo doon. Tapos, 5B sa consultation. At 45B sa ano. Bali, 45B kasama na yung consultation. 40B yung sa laboratory lahat-lahat. Ginawa sa akin is ECG, blood test, urine test, ano pa ba yun yung pinagagawa sa akin kanina. Bali ilang test yun eh. Ito siya guys, ang dami niya kasi. Yan siya guys, oh. Titingnan nyo, check up nyo, beta, HG, ayan, mga yun yung mga nilaboratory ko. Urine sa urine, at saka yung sa apat ba naman na tube na dugo ang kinuha sa akin. Ito nga yung same sa consultation, kasama na sa 45 yun. Ultrasound, abdomen, and pelvis, ECG, ayan. Dalawa kasi yung doktor na tumingin sa akin, kaya yung dalawa rin yung consultation na nakalagay dyan. So, ayan siya guys. Yun yung pinaka, ano ko, yun yung pinaka buod ng aking pagpapagamot today. Yun nga, yung parang inanong lang na manibis na daw yung, ano ko. Then, kailangan ko inumin itong mga gamot na to, yan. At ang ginawa namin ni Madam for a while, pang umaga ako isang linggo. Tingnan namin kung ano yung magiging health ko or sitwasyon ko. So, after 1 week, change again. Kasi hindi rin kakayanin ng kasama ko ang magpanggabi lagi. So, ang napag-usapan namin dalawa, 1 week pang araw, 1 week pang gabi. So guys, hanggang dito na lang. Salamat po at naway sa susunod na check-up ko or test na gagawin sa akin na hinihingi request sa akin, request na magpa ano ko pa-check. Yun nga yung ito siya, oh. Kailangan kong ipa-check pap smear and biopsy ulit. It goes 55 BD guys. So ngayon sobrang hiya ako sa amo ko, kaya lang wala akong magagawa. Ganun talaga. At hindi ko rin naman kakayanin yan na magpatingin din sa Pilipinas guys, kaya mahirap talaga ng OFW. Maigi na lang at
na nagpapagamot. Kasi kung ako lang, hindi ko yan kakayanin, guys. Imagine mo, halos isang sahod ko yan. O imagine mo yung una niyang binayaran is 5 BD and 45 BD, so 50 BD yun. Plus 23 BD itong gamot. 73 BD, plus yung i-consult ko ulit, ititest ulit sa kanya 55 BD. Diba? Hindi ko pa alam kung anong magiging resulta niyang dalawang yan, kung anong makikita nila. At hindi na ako re-resetahan ulit, diba guys? Sana nawaiwala naman. Kumbaga, kasi ayoko rin talaga ng may sakit. Yun ang kinamumuhian ko sa buong buhay ko. Ayoko ng sakit. Yeah. Kaya ngayon, sabi ko nga eh, ayoko talaga sana magpatingin ng ngayon. Kaya lang, iba talaga yung pakaramdam ko guys. Kasi patulad pala, ang baba talaga pala ng hemoglobin ko. Kaya ganun na lang yung medyo nahihilo ko. Sa kanan likod ko, lahat nararamdaman ko. So, sa isang banda, nagpapasalamat ako sa employer ko ngayon. Kasi, dun sila masigasig sa pagpapagamot. Kasi last time na naalala ko na nagkasakit din ako, bumastos din sila ng 200 mahigit. Lahat, overall na check-up din ang ginawa sa akin. So, thanks God kasi kahit pa paano hindi nila ako pinabayaan about sa pagpapagamot. Yan. At least nare-rest yung utak ko. Nag-stay man ako dito, nagtrabaho man ako dito, nalayo man ako sa tunay kong amo, pero sa kabilang banda, hindi rin nila ako pinagbayaan sa pagpapagamot ko. So, sa madalit salita, hindi na rin masama. Kumbaga, anuman mangyari sa akin, hindi rin nila ako pinababayaan about my health. Ako na nga lang yung tumatanggi, sa totoo lang. Ako na lang yung tumatanggi na magpagamot. Kaya lang, tumadating talaga yung time na hindi naman ako superhero para hindi ako magkasakit, hindi ako nakayanin ko lagi, ganun. Kaya, and this time, edad natin, nagkakaedad na talaga, tumatanda na, and 50 na talaga ako, kumbaga, mahirap man tanggapin. Kumbaga, dapat tanggapin. Ako naman tanggap ko, kaya lang, ibig ko sabihin, okay nang okay lang lagi kung may pampapagamot, diba? At kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, at kahit pa paano, hindi ako napabayaan sa pagpapagamot, diba? Kasi kung sa Pilipinas ko pa ito gagawin, diba? After one contract pa ulit, mag-i-stay na ako sa Pilipinas, so at least ngayon, aabatan ko na kung ano yung mga dapat kong gawin para maalagaan ko pa yung sarili ko. Makapag-stay ako sa Pilipinas na malakas pa ako, kasama ng mga anak ko, kasi yun ang pangarap ko. Sabi ko nga, parang gusto ko na umuwi, mag-stay na lang sa Pilipinas, pero buhay OFW, lalo na sa single mom, di ba? Hindi ko man nasuportahan ang buong buhay ko ang mga anak ko. Nasuportahan ko sila, pero ibig sabihin, hindi siya 100% nasuporta kasi hindi naman kaya ng sahod ko. Kumbaga, andun yung kahit pa paano, hindi ko naman pinabayaan na magsuporta. Kumbaga. So guys, payo ko sa mga OFW na katulad ko, ingat-ingat talaga sa ating lahat. Kumbaga, kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng tibay ng pangangatawan pag nasa abroad tayo. Konting ingat, pag-aalaga talaga. Kasi wala talaga makakatulong sa atin kundi sarili natin. Yan, napapaganda lang kung napapagamot tayo ng employer natin. Paano kung hindi, guys? Diba? Kaya, mas nakakainam talaga na mag-ingat na lang, kumbaga. At, once again po, yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, pa-subscribe naman po, pa-panood, pa-thumbs up, pa-comment, at pa-subscribe. Salamat po. Yan ang buhay OFW dito, kahit saan man sulupalap ng mundo. Kaya, yan po yung pinakamahirap. Yung magkakasakit po tayo talaga. So, guys, salamat po sa ating lahat. God bless. Bye!